Kanyang tanggapan ay kanya rin tiniyak na sisimulan ding habulin daw yung nagpakaalat daw ng mga malisyosong impormasyon laban sa kanilang panig. Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At maging po sa ating mga kababayang OFW, mga kaibigan, kumusta, kumusta po kayo? Sa muli po mga kaibigan, ito po naman si Taong Galat sa araw na ito. Tulad po ng inyong narinig, ayan, habang nag-iimpake po si Vice President Lenny Robredo ay ipinapakita niya yung kanyang opisina. Kasabay po nito mga kaibigan, ang kanilang pahayag na di umano ay hahabulin nila yung mga nagpapakalat ng fake news noong pong nagdaang halalan. So ito po mga kaibigan ng pinahayag ng kanilang kampo, lalong-lalo na po yung mga sa legal nila, ano po. Pero kung ating pong tutusin, hindi nga ba mga kaibigan ay kapartiyan ng ikaangay political strategy kapag mayroong panahon ng halalan? Alam niyo mga kaibigan, sa usaping fake news, medyo kumbaga malaking katanungan dito ay sino nga ba ang nagpapakalat ng fake news? Yun yung ano, yun yung malaking katanungan dito mga kaibigan eh. Sino ang nagpapakalat ng fake news? Or baka naman may mga impormasyon na narinig or nakarating sa kanila sa kampo ng kanila na hindi katanggap-tanggap para sa kanila. Kung kaya masasabi nating fake news. Alam niyo ho, tulad ng sinasabi natin, mula po nung nakita natin ang sobrang pagtitiwala ng taong bayan dahil doon sa 31 million votes na nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos, tingin ko wala nang fake news doon. Dahil taong bayan na mismo ang nagdesisyon. Taong bayan na mismo ang nagdesisyon para sa isang pagbabago. Kumbaga, kung atin pong titingnan mga kaibigan, mulat na ang kamalayan at kaisipan ng taong bayan patungkol sa tinatawag na itinagong kasaysayan. Ito po ang realidad, ito po yung katotohanan, ito po yung talagang katotohanan. Sabi pa nga ng iilan, mahirap na lang ho, o mahirap nga ho talagang tanggapin ang katotohanan. O diba? Diba? Siguro para sa akin talagang mas mainam siguro kung talagang gusto nilang tumulong para sa sambayan ng Pilipino ay pagtuunan nila kung ano ang magiging party nila dito sa pamahalaang Marcos. Kung talagang totoong nasa panig sila ng pagtulong ay bakit hindi nilang ipalaganap yung mga programa na tingin nila ay makakatulong at tatagos sa laylayan ng lipunan sa mga taong nangangailangan sa halip na pagtuunan ang ganitong sitwasyon, ang ganitong mga panghiyayari. Kasi para sa akin, sadyang napakadumi ng politika dito sa atin, sa ating bansa, dito sa Pilipinas. Siguradong sabi nga, kung ayaw mong kalkalin ang mga nakaraan sa buhay mo, huwag mong pasukin ang politika. Nagkataon lamang po mga kaibigan na kumbaga ay hindi kinagat ng masang Pilipino itong mga ibinabato nila laban dito po sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. At syempre dahil nga sa nakita natin na ang sambayan ng Pilipino ay uhaw sa paghahanap ng katotohanan, ay binago nila, binaliktad nila ang kasaysayan. 31 million po ang bumuto sa panig po ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ano ho mga kaibigan dito ang kailangan pang gawin? Siguro para sa akin, tulad ng sinasabi ko, mas sana pagtuunan na lang ng pansin nila kung paano makakatulong. Tayo naman po mga kaibigan ay naniniwala na hindi lang dito nagtatapos yung political career ng isang Lenny Robredo. Naniniwala tayo na maaaring sa susunod na mga darating pang halalan ay pwedeng makilahok ito. Hindi lang siya mismo ang kanilang grupo. So ang opinion ko lang para sa akin, ito yung pagkakataon na dapat ay mas higit nilang higit silang magpakita. Magpakita, magpasiklab sa taong bayan para at least sa susunod sila naman ang pagkatiwalaan. Pero sa panahong ngayon mga kaibigan,
Para sa akin, move on. Kailangan na ho natin tanggapin ang katotohanan. This is 31 million na mga tao na po ang nagbigay ng mandato para sa isang Pangulong Bongbong Marcos. Bueno, mga kaibigan, kung kayo po ang tatanungin bilang mga supporters at mga followers, nararapat nga bang habulin itong di umano nagpapakalat ng fake news? Comment down below, mga kaibigan, sapagkat napakahalaga pa ng iyong komento. At tulad ng sinasabi ko, binabasa ko po yan para mas sigit pang mapaunlad ang ating pagbibigay ng reaction video. Sa muli po, ingat po kayo palagi at ugaliin po natin magdasal sa araw-araw at humingi ng guidance at blessing sa ating pong may kapal. Ako po muli si Taong Gala. Mabuhay po tayo. Magandang araw, mga kaibigan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagtitiwala at yung mayakap ng ating tahanan. Sa loob lang po ng ilang araw ay mayroon po tayong almost 1,000 subscribers na nagtiwala sa atin. Maraming salamat po. Ako po ay lubos na nagagalak sapagkat ako po ay isang baguhang vlogger pa lamang. At least nariyan po ang inyong pagtitiwala. Maraming salamat po sa inyong mga komento na nakakapag-boost po ng ating moral upang mas magpatuloy po magbigay ng mga reaksyon. Thank you so much. And Miggy Love shoutout po sa lahat ng mga kapatid natin, lalong-lalo na po yung ating mga kapatid sa YT na buong pusong sumusuporta po sa atin. Sa inyong lahat po, mga kaibigan, hanggang sa susunod po na ating muling pagbablog, ako po muli si Taong Gala. At ang akin lamang pong hiling, sana po ay bigyan niyo ako ng malaking hug, like, and share para po sa usaping ito. Kung inyo pong nagustuhan, pindutin niyo na po ang subscribe button at bell button para maging updated kayo sa susunod pa nating mga video. Sa muli po, maraming salamat po. Congress Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines.